Hi guys! Good morning sa mga mommies natin dyan! Welcome po ulit sa aking channel at sa mga nagre-request po ng aking video about sa tamang pag-ire at sa aking breathing techniques na in-apply para sa smooth and fast delivery. I will make it next time na lang po kasi I cannot get away from my newborn. Recently, he really loves sleeping on my chest. So, most of the time, I'm just on our bed kasi hindi talaga siya malagay sa kama. But anyway, it's just a stage. Kapag ka nagka-oras po ako, gagawin ko po yung video na yon and I will share it with you immediately. For today's video, I would like to share with you guys my the things that I'm doing to boost or to maintain my milk supply. Kasi maraming mga nanay dyan na naghahanap pa din ng tips or suggestions kung paano ma-maintain or paano magpadami ng kanilang gatas. Alam ko po hindi mahirap dahil I've been there and until now I'm still struggling pero push lang ng push guys. Kasi para sa ating little one, we have to sacrifice and we have to be patient, we have to be dedicated sa ating pagpapadede or sa ating pagpapump. Like for me guys, papump ako most of the time kasi I go out sometimes and I have to store milk. Hindi din po masyadong kalakasan ng aking gatas, that's why I really take things or I really take food or drinks para makatulong dun sa aking milk supply. So today, i-share ko po sa inyo yung mga ginagawa ko. For my tip number one is water intake. Very important po ang water intake every day kahit na hindi ka buntis or kahit na hindi ka nagpapadede. Pero kapag ka nagpapa-breastfeed ka kasi, you need more water. Kasi dapat hindi ka dehydrated. Okay? For some reason guys, the more liquid intake natin is the more yung para siyang nako-convert into milk. So, advice ng mga doctor is mga 3 liters of water in 24 hours. For me, I try my best na hindi bababa sa 3 liters ng tubig ang iniinom ko araw-araw kasi hindi naman lagi na nagsasabaw kami dito sa bahay. So, binabawi ko talaga siya sa tubig. I always make sure na laging may water beside me. Tapos, lagi talaga akong nainom in the middle of my breastfeeding or in the middle of my pumping. So, pinaka-importante po yun. Kapag working mom ka naman at nagpa-pump ka, always carry your own water bottle po. Kasi, dapat talaga lagi kang umiinom ng tubig. Nawawalan ka ng liquid, nagpa-pump ka, nilalabas mo yung gatas. So, kailangan natin mag-take ulit ng water para sa next na naman natin na feeding or para sa next natin na pumping. For my tip number 2, sabaw. Okay, alam naman natin to guys, very common na to siya ng mga tip dyan. Pagsasabaw, especially yung may malunggay guys, at saka papaya. Okay, so pinaka-common na recipe dyan is yung tinola, pero maganda din po yung mga bulalo, yung merong petchay, or kahit na anong klaseng sabaw guys. For me, I think they are all working very well naman. So, kapag ka hindi naman kayo laging nagsasabaw sa bahay or gusto nyo naman ng ibang putahe, ang pwede nyo naman gawin ay gumawa ng sarili ninyong malunggay tea. Kasi kapag ka nag-research kayo online or naghanap kayo ng mga seller online na nagbebenta ng mga tea for lactation, may kamahalan din siya guys. Kasi I bought one from an online seller and they are quite pricey. So, why not make your own, diba? Pwede naman tayong mag-DIY. At least alam pa natin kung anong process yung ginawa. For me, I'm doing my own malunggay tea. Just, madali lang siya guys. Ipakuluan nyo lang yung malunggay na dahon, mga 5 to 8 minutes. And then, pagkatapos nun, pwede nyo na siyang i-take as normal na tsaa. Wala siyang amoy guys. Kung may amoy man siya, hindi matapang. Hindi din masama yung lasa niya. So for me, I really thought it's going to be bad. Parang hindi ko kakayanin na gawin siyang tsaa. Na ganun lang, malunggay lang gagawin tsaa. Pero, trust me guys, it's not bad. Napaka mild lang ng kanyang amoy at saka ng kanyang lasa. Kapag hindi nyo talaga nakayanan din na malunggay tea lang siya na pure, pwede nyo naman siyang haluan ng Milo. Kasi yung Milo, lactating din siya dahil meron siyang ingredients na nakakatulong sa ating
milk supply. So yun nga, pwede niyong haluan ng Milo. Like after niyo siyang pakuluan ng mga 5 to 8 minutes, haluan niyo ng isa to dalawang sachet ng Milo para ma-cover ng Milo yung lasa at yung amoy ng malunggay kapag hindi niyo nagustuhan. Tapos, pwede nyo din siyang i-take as warm or cold. So, pwede nyo siyang i-store sa ref at inumin ng mga 2 to 3 araw. Depende kung gaano karami yung inyong pinakuluan. Okay? So, yun po yung number 2 na ginagawa ko. For my number 3, secret ng aking milk supply or pagme-maintain ng aking milk supply is etong, tsaa din siya guys, pero binili ko siya online. Actually, binasa ko to siya online and it's quite common na nakakapagpagata siya or nakakapag-boost siya ng ating breast milk sa mga nanay, sa mga bagong anak. So, this is my other secret for my milk supply. Okay? This is banana blossom or yung puso ng saging na tsaa. So, wala din siyang hindi din matapang yung kanyang amoy, hindi din matapang yung kanyang lasa, kaya okay lang siyang i-take. Tinitake ko siya ng mga once a day lang naman. Minsan, pinipili ko early morning or sa gabi bago ako matulog. So, eto siya guys. Yan. Puso ng saging. Okay. Eto ang pinaka-common na tsaa ngayon online. Lalong-lalo na dito sa Bangkok or dito sa Thailand. Yung puso ng saging na tsaa. And nakikita ko talaga siya. Maraming nag-a-advertise. So, I tried it. And then, I even recommended it to few of my friends na kakapanganak pa lang. And they told me that it's really working. So, pag meron kayong alam na nagbebenta nito or pwede nyo rin siyang gawin siguro na on your own DIY, I never tried. Pero, it's good, guys. So, this is it. Okay? Yan. Ano to siya? 30 sachets. So, mga isang buwan ko din siyang iinumin. Breastfeeding organic tea for breast milk booster. Okay. Yan siya, guys. Yan ang ikatatlo kong tinitake para ma-maintain yung aking milk supply. Ang ika-apat naman na ginagawa ko, ito yung ika-apat, is ang aking instant oats. Yan. Instant oats. Kasi kapag ka nag-research po kayo guys, number one din talaga yung oats na nakakatulong para ma-boost yung ating milk supply. Okay, kasi dahil daw sa kanyang iron ingredient. Yeah, iron ingredient. Dito nakasulat kasi yung iron ingredient niya is 10%. Nandyan. 10%. So, ang ginagawa ko naman dito sa aking instant oats, kinakain ko siya for breakfast around 8 to 8:30 a.m. Depende, minsan mga 9 na din kung late na akong magising. Tapos, hindi naman talaga siya kasarapan, guys. Hindi ako mahilig sa oats. So, ang ginagawa ko, pagkatapos ko siyang lagyan ng hot water, nilalagyan ko siya ng konting white sugar para medyo matamis naman. Tapos, ang nilalagay kong gatas is almond milk. Almond milk. Kasi guys, yung almond milk, wala siyang amoy na malangsa or yung matapang na amoy ng gatas. Kaya ako siya gusto. So, this one is vanilla flavor and by Diamond Brand. Masarap siya, guys. Pwede mo din siyang inumin lang or pwede mo siyang ihalo sa mga kinakain mo. So, for me, hinahalo ko siya sa aking instant oats. Hindi rin siya kamahalan. This one is almost 1 liter. Nasa 950 milliliters guys and this is 100 baht or nasa 170 pesos. So, marami din namang brand sa mall. Hanapin nyo na lang kung ano yung gusto nyo or ano yung pasok sa budget nyo. Pero, nakakatulong siya sa aking pagpapagatas or pagbubus ng aking gatas. At saka kapag nag-research ka din kasi online or sa YouTube video, marami din mga mommies na nagtitake ng almond milk, kasi in any form naman ng gatas, guys, nakakatulong eh. Kasi parang pag inom mo nun, nako-convert na naman siya as breast milk. So, yun nga, dapat lagi ka lang talagang hydrated. Tsaka dapat, yung pahinga natin, dapat enough yung tulog natin. Kasi pag pagod tayo at stress tayo, naglo-low yung ating milk supply. Hindi ganun kadami. Ako nagsimula lang kasi, nung hindi pa ako nag-take ng mga booster na to, nagsimula lang ako sa mga
I think 15 ounces in one day, in 24 hours. Ngayon, at least nakakaabot na ako ng 20, 21, 23 ounces in 24 hours. So, that's a very good improvement naman talaga. Yun nga, guys. Kapag mababa yung supply nyo ng gatas, don't give up. Just try to breastfeed. Make your baby latch as much as possible. Tapos, kapag hindi naman nagla-latch yung baby, pump talaga tayo in schedule. For me, very, very challenging talaga. Talagang hirap na hirap ako sa pagpapump ng pumping and schedule. Kasi lalo na pag every 3 hours, parang kakatalikod ko lang, pump na naman ulit. Tapos every time na nagpapump ako, parang alam mo yun, pagod na ako, masakit na yung likod ko. Pero I have to, kasi I really want to give my baby my breast milk. Is kahit naman umabot lang ako ng 6 months. So, push lang ng push talaga mga mamshies. Don't give up and try to set smaller goals for yourself. Do not push yourself too much. Kasi a well-fed baby is a happy baby. You don't have to stress yourself and make yourself guilty. As long as you are physically and mentally healthy, then everything else will just be okay. Yun nga. So, yeah, thank you so much mga mommies for following my videos, and sana you got something from this episode. For the next episode, I will share with you, I will try my techniques for the breathing techniques for fast and smooth delivery and tamang pag-ire. Thank you so much everyone for watching my video again, and I hope you had fun. And see you for my next video.